Hi guys, magandang hapon po and welcome po sa aking YouTube channel. So maraming salamat po pala sa pagsuporta sa aking channel. And kung first time nyo naman po itong napanood o first time nyo pong napapunta sa aking channel, please po paki-like and subscribe, then hit na din po ng ating bell button para maging updated po kayo sa mga susunod kong uploads. So, pasensya na po pala kayo sa aking boses ngayon at may trangkaso na naman po ako. So, kagabi hindi ako nakatulog ng ayos. Sana sa susunod na araw, maging okay na ako. Yan, fighting self. So, kailangan nating gumaling ng mabilis. Yan. So, yun lang. Bago po tayo magluto ay maisi-share po ako sa inyo, lalong-lalo na po sa mga small YouTuber na kagaya ko, yung maliliit pa po ang bahay. May friend po ako, yan. Yung kumari ko po na, ang kumari ko pong ito ay talagang napaka-generous. Yan. Siya po si Mika Luis Vlog. Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanya, ilalagay ko po yung ano niya dito, yung YouTube niya dito para mas mabilis niyo hanapin or mag-iwan na lang po kayo ng comment sa baba para po ma-assist ko po kayo or ma-assist niya po kayo. So share ko lang po sa inyo about dun po sa pag-join button sa kumari ko, kasi yung join button niya may freebies po siya. At yung previous po na yon ay kung kayo po ay magjo-join button ng silver, meron po siyang freebies na 50 subs or yung tinatawag natin na 50 bananas and 100 na views. At hindi lamang po yan, meron pa pong biggest prizes kasi may paraffle po siya sa lahat po ng mga nagpa-member sa kanya. So, lahat po na nagpa-member sa kanya na start po ng August 1 hanggang August ng katapusan ay kasama po sa Ira raffle sa September 4 ng alauna sa hapon, at maari niyo pong mapanalunan ang 5,000 pesos. Yan. So, pag nag-join button po kayo, automatic na po kayong mapapasama dun po sa raffle. Aside po sa may 50 bananas and 100 views ang ipamimigay niya sa inyo pag nag-join button po kayo. And yun nga, yung 5,000 pesos na maari niyong mapanalunan pag kayo mabunot sa raffle. And hindi lamang po yan, advantage din po pag nagpa-member kayo sa kanya, kasi once po na siya ay nag-live, yan, pag siya po ay nag-live, automatic po ilalapag niya po yung bahay nyo. Yun lang guys, and good luck po. Sana po isa po tayo dun, yan. And tama na ang kakadaldal kasi masakit ang aking lalamunan. Yan. Sisimulan ko na ang pagluluto, kaya samahan niyo ako. So ito na po yung manok, hiniwa ko na po, and yung ating patatas, slice ko na din po. Ito po yung ating seasoning, curry powder. Tapos ang ating mga bawang, luya, sibuyas, tsaka sili. At lalagyan din po natin ng gata para po malasa. At maging creamy po ang ating chicken curry. So, ngayon po ay sasalang na po natin ang ating kawali. Lalagyan po natin ang mantika pag mainit na po siya. Yan, konti lang po. Para lang po magisa yung ating mga
spices. So, lagay na po natin ang ating sibuyas. At igisa lang po natin ito. At ilagay na din po natin ang ating bawang. At ang ating luya. So, panghuli na din po ulit yung ating sili para po hindi masyadong maanghang. Ayaw po nila dito ng masyadong... So, pwede na yan. Lagay na po natin ang ating manok. Yan. Haluin lang po muna natin. At lalagyan po natin ito ng asin para po manuot dun sa manok yung timpla. Takpan na po muna natin. Ayan po natin na ma-absorb yung ano niya, yung tubig. So habang hinihintay po yun, ay atin naman pong ipiprepare yung ating mga powder. Sa tasa po ay ilalagay po natin dito ang ating curry powder at saka yung ating gata. Tantsahin nyo na lang po kung gaano kadami at kung anong, kung gusto nyo po na lasang-lasa yung curry powder, damihan nyo po. Nasa sa inyo po yan. Yung sa amin po, kaunti lang po, ayaw kasi ni Jowa. Ayan. Ayaw niya ng madaming ano, curry powder. Tapos, yung ating gata, ilalagay din natin. Mamaya po, ilalagyan po natin ito ng tubig at ihalo-halo lang natin, hahaluin lang natin hanggang ma-dissolve po yung mga powder. At dahil gusto ni Jowa na malambot yung patatas, ilalagay na po natin ito. At kung gusto niyo naman po na half cook lang po yung ating patatas, pwede pong maya-maya nyo po ilagay pag malambot na talaga yung manok. So, takpan po muna natin ito hanggang lumambot po yung ating patatas. Malambot na po ang manok at patatas, kaya lalagyan na po natin ito ng tubig. Again, kung nasa sa inyo po kung gano'ng kadaming tubig ang ilagay nyo. Kung gusto nyo pong masabaw o masarsa, dadamihan nyo po ng tubig. At halu-haluin lang po natin ito. Yan, tsaka po natin ito tatakpan. So, malambot na po lahat. Ilalagay na po natin ang ating mga tinuno na powder. So, ibubuhos lang po natin dito. Yan. Tapos, haluin po natin. At hayaan po muna natin itong kumulo ulit.
inimplahan ko na po pala ito. Nilagyan ko na po ng asin tsaka vichin or yung MSG. Yan, haluin lang po natin para po magpantay po yung lasa. And titikman po natin kung okay na ba yung lasa. Okay na po yung lasa kaya nilagay ko na po ang ating mga sili. Yan. Pakuluin lang po natin ulit ito bago po natin isiserve. Pwede na to guys, kumukulo na po siya kaya ililipat na po natin sa pinggan para makakain na po tayo. Gusto ko po ng medyo masabaw kaya dinami-damihan ko po yung sabaw niya. Yan, ready to eat na. So yun lang guys, ganun lang po ako magluto ng chicken curry. So kain po tayo. Ayan, maraming salamat po sa panonood at sana po ay nag-enjoy po kayo. At huwag pong kalimutang i-like po ang ating video. At kung ikaw naman po ay bago sa akin channel, paki-like and subscribe and click na din po ng ating bell button para maging updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload. Thank you and God bless and see you on my next vlog.